Cause someone needs. Welcome to another video, and sino ka man na nanonood ng video na ito, then don't forget to click that subscribe button and turn on the notification bell so you will be updated whenever I post a new video every week. And also, kung nakasubscribe ka na sa channel ko, give this video a thumbs up and share this to your friends and family. So, bago tayo mag-start sa pinaka-topic ng video na ito, may gusto lang akong, may ilang bagay lang ako na gustong ipaalam sa inyo, no? Meron na tayong GC kung saan lahat kayo ay pwedeng mag-join doon. And just make sure na nakasubscribe kayo dito. Well, okay na rin kahit di kayo nakasubscribe, pero mas maganda is nakasubscribe kayo sa akin channel. Yung GC na yun is, ang pangalan niya ay Lycanatics GC, and I will link it below, and yon. So feel free to join our GC and subscribe to my channel to be part of the hashtag PamiLyca. Yes! Join na kayo dahil ilalagay ko yung link niya sa baba. Last na announcement, magkakaroon tayo ng very small but close and special to my heart giveaway. Maya malalaman nyo kung ano yon, so watch this video until the end. And I know na sobrang matutuwa dito yung mga taong may hilig sa stationery and yung mga may hilig sa printables. That's the clue, printables. So in today's video, as you can see on the title, ay gagawa na naman tayo ng isang DIY notebook cover ideas or design. So, dito natin lahat makikita kung magaling ba talaga ako mag-design. And, ayun, matitest ang ating mga skills sa paggawa ng DIY na ito. So, I hope you guys will enjoy this video and let's start. Ang una nating gagawin ay ang cover ng ating notebook. And ako rin yung gumawa nitong mga leaves ng notebook na ito gamit ang bond paper and thread. And kung gusto nyo mapanood yung tutorial na sinundan ko, ay ililink ko siya sa baba. So, kailangan lang natin isukat yung size ng folder dun sa notebook. Ayan, natumba na nga. And then, gugupitin na lang natin siya and make sure na pantay po ang gupit nyo. Ngayon na nagupit na natin yung cover ay kailangan lang natin itupay yung gitna dahil makapal po yung notebook natin, and depende rin yon kung gano'ng kakapal yung notebook nyo. And yan yung reason kung bakit kailangan yung mas magbigay pa ng allowance dun sa gilid para hindi siya magkulang tulad nito. Okay, so tinupi ko na yung nasa gitna na pagkakapitan ng notebook, and since kulang nga, ay dinikitan ko na lang ito ng isa pang manipis na folder and gamit ang double-sided. Ayan. So, ayan na po yung notebook natin, and dun siya nakadikit sa gitna. Ayan. And ipapangdikit lang natin dito ay glue gun. I don't know kung kaya ng glue, pero try nyo din.
Pero mas maganda is blue gun para. Blue stick pala. Oh my god. Para matibay. Ayan. So, idikit nyo lang yung notebook. Make sure na pantay siya dun sa mga lines. And babala. Mainit po, no? Ayan. So, diindiinan nyo lang yung gilid para dumikit talaga siya. Ang bonggang-bongga. So, didikit natin siya doon sa folder para matibay na talaga siya. Di ko din alam kung bakit, pero yun kasi mga nakikita ko sa mga notebook. Huwag nyo din kakalimutang dikitan yung kabilang side, okay? So, eto na yung notebook na nagawa natin and I am very, very proud. Nakagawa ko ng sarili kong notebook without going out. At ngayon naman ay mag-proceed na tayo sa paggawa ng mga sarili nating designs para sa ating notebook sa kaniyang cover. And ito ay para mas maging cool, cute, and personalized ang ating notebook. Para sa una nating design, kailangan natin ng paint and brushes and pencil para i-sketch ang mga triangles. Ito guys, na design na to ay parang geometric design, ganon. And sikat na sikat to, makikita nyo to kahit saan. So yan, ipipaint ko lang siya ng yellow. Pastel sana yung trip ko, kaso kulang tayo sa white. So, sundan nyo na lang siya dahil hindi pala makita yung pencil masyado, no? So, ipaint nyo lang siya hanggang sa mapuno nyo na ang first triangle. And kahit anong color pwede nyong gamitin, depende sa inyo kung anong gusto nyo. And kung anong favorite nyo. So, tapos na yung ating triangle na color yellow. And retouch. Okay, so sunod na ay yung color pink na triangle. And to be honest, mali po ang aking pagkagawa dahil naging pantay yung triangle na dapat hindi. Pero okay lang naman, cute pa din, di ba? Pagtapos ng outline ay mag-paint na kayo agad. And mas maganda na gumamit kayo ng flat brush dahil mas madaling mag-paint gamit yung di tulad niyan. And color blue naman yung napili ko and nagstay na ako sa flat brush. Mas madali kasi ito guys na gamitin. Diba halatang mali yung gawa ko and it's okay. Tanggap ko na. Naman na ginawa ko is naglagay lang ako ng linen na rectangle doon and nagsulat-sulat lang ako ng line sa gilid para mas cute. Thin, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools let they know. So on design number 2 naman natin is very green. So you need a green paint and i-cover nyo lang lahat ng area ng cover. And next ay kumuha lang kayo ng mas darker dapat na paint guys, huwag nyo akong gayahin. And mag-drawing lang kayo ng mga bilog-bilog dyan, kahit anong place, okay? Kayong bahala kung gano'ng kalaking bilog yan. So yun, natauhan ako and ginawa ko siyang mas dark green. And next step ay mag-draw lang kayo ng wavy lines gamit ang light green. Ayan, kahit anong wavy lines guys, it's okay not to be perfect. And next naman ay gamit tayo ng yellow or yellow-green para sundan lang yung mga wavy lines na nagawa nyo nung una. Next naman ay gumamit ulit ako ng dark green para gawing outline dun sa ating mga watermelons. Na kayong bahalang musga kung mukhang watermelon ba talaga. So, yan lang yung ginawa ko. Panoorin nyo para makita nyo. And para sa last part, wag na wag nyong kakalimutang maglagay ng buto ng takwan, okay? And by the way, naglagay rin ako ng washi tape dun sa corner niya dahil may isang pagkakamali dyan sa likod niya. Gumamit lang ako ng mga stickers na ginawa ko. For the design number 3, ang gagawin natin ay sunset with a sunflower. So, perfect to sa mga taong
mahihilig sa bright colors or mahihilig sa sunset or mahihilig sa orange or mahihilig sa yellow, kung ano mang favorite yan. So, kailangan niya lang ng orange and yellow and use a flat brush para mas madali. So, ipaint niya lang yung orange dun sa upper part ng notebook niyo. And yung yellow naman, ang in-start kong lagyan ay yung nasa baba. Dahil feeling ko may hirapan akong mag-blend pag inuna ko yung nasa taas. And sa blending part naman, ganyan yung ginawa ko. Di ko kasi guys ma-explain ko ano ba yung ginagawa ko. Basta yun, binabrush-brush ko lang siya hanggang sa makuha ko na yung tamang blend na gusto ko. So, first time kong gumawa ng sunflower and inuna ko yung nasa gitna niya. So, naglagay lang ako ng mga dot dyan gamit ang brown color. Next naman nating ipipaint ay yung mga petals ng sunflower. So, yellow lang yon guys. And gamit lang kayo ng maninipis na brush. And yun. Ganyan lang yung gawin nyo. Sunod naman ay mag-drawing ulit kayo ng petals sa gitna ng mga flowers. Yan. Ganyan ako mag-drawing ng flower nung bata ko eh. Hindi ko alam sunflower na pala yun. Nag-try akong patungan agad na ibang color yung mga petals kahit na alam kong hindi pa siya tuyo. Kaya parang na-wash out lang din yung mga naunang paint. So, don't do that, okay? Next ay ipipaint naman natin yung stem. Ayan, so mag-drawing lang kayo ng stick na green. And, ikitan nyo lang po sana yung dahon. Huwag nyo po akong gagayahin, no? Dahil naging sobrang laki na yung dahon niya. Para sa mga nagsisimulang mag-paint, mag-drawing, ganon. Kung pangit yung kinalabasan niya nung una, okay lang yon. Huwag agad kayong susuko. Dahil kapag, kunwari, natuyo, medyo tumagal, pwede niya pang isalba ulit yon, pwede pa siyang i-retouch. So, huwag nyo agad itatapon, huwag nyo agad pupunitin, ano? Sabihin nyo muna, take some time. Add lang kayo ng add ng layer para maging maganda siya. So, diba? Sabi naman sa inyo eh. So, nag-add ng layer and binago ko yung bilog. So, hindi na siya tuldok-tuldok. Naging bilog na lang siya na pinaint ko talaga. And yung petals ay naging sobrang beautiful. Like, very yellow na siya dahil nag-add lang ako ng add ng layer. Sobrang dami layers na ito, guys. And kung mapapansin nyo, meron na doong mga brown na stripes na paper. Ilagay ko yon dahil medyo nagkamali tayo sa parte ng mga dahon. At least, hindi ako sumuko. Ginawan ko ng paraan. Hindi ko pinunit, hindi ko tinapon, diba? So, yun, ganun din sana sa inyo. Huwag agad kayo sumuko. Huwag agad kayo may stress. Laban lang. Kaya pa yan. Dahil lahat may pag-asa. And para dun sa bilog ng sunflower, naglagay lang ako ng mga white paint dun sa gilid na dots. And gumamit ako ng gold na ball pen para maging shading niya. And sobrang ganda niya na guys. I am very very obsessed with it. Wow. Cause I want something deeper. If I'ma find a keeper. Not saying I'm some genius. But I'm smart enough. Okay guys, so design number 4 na tayo. And nung una ay maganda pa naman ang takbo ng ating designs, pero di ko alam kung anong nangyari sa kalagitnaan. So, nasa part na ako ng ice cream. Ayan, ganda-ganda pa ng paint ko. Na-proud na proud pa ako. And pagdating naman sa highlight, ay hindi ko siya nagustuhan. So, I decided na palitan na lang yung design. And binalutan ko ulit siya ng white na bond paper. Siyempre, bond paper. White yun. And, nagsulat na lang ako ng mga fonts. Ayan yung sinulat ko. And, di ko alam kung anong tip ko at naglagay ako ng mga saging-saging dyan. Kahit na hindi naman ako marunong.
At kahit naman na alam kung hindi siya bagay sa purple, pero yon pinagpatuloy ko at gumawa ko ng mga saging. Naglagay lang ako ng outline gamit ang gold ko, gold ba yan, na ball pen. And syempre guys, ang pagkakamali, kasama ko talaga yan sa buhay kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko. Naging mukhang kamay na naman po ang ating saging. Pero like what I said earlier, never give up. Ano, wag na wag tayong titigil, wag tayong magpapadala sa pagkakamaling yan. Dahil di natin alam, kaya tayo nagkakamali ay dahil may mas maganda pa palang naghihintay para sa atin. Oh my god, ano ba yung sabi ko? Pero yon, naisipan ko idikit na lang itong DIY sticker ko doon sa banana para matakpan ang kamalian. And yun, lalong hindi bumagay dahil may bag doon tapos may saging doon. So, anong connect, di ba? And para sa design number 5, and ito na yung last, and tingnan nyo yung aking lamesa, puro pintura na. So, ito naman guys ay sobrang dali lang. Kailangan nyo lang ng washi tapes, any decorative tapes, or linen, pwede yon. And ididikit ko lang ito doon sa gilid. By the way, itong notebook nito na ito ay walang cover. So, puro bond paper lang talaga yan. Kaya, very affordable. And idikit nyo lang yung washi tape doon sa gilid ng notebook nyo. Para may design naman ng kaunti ang ating mini notebook. And kung may mga libro dyan na hindi kayo ginagamit, punitin nyo na yan. Dahil ipapang-design natin yan. So, ayan na yung napunit ko. And balak ko dito guys is vintage sana. Pero di ko alam kung magagawa ko ba yon. So, idikit lang natin siya gamit ang glue. Make sure na bukas yung glue nyo. Para naman di kayo mag-expect na meron palang feeling sa'yo. Char! Ganun din yung gagawin nyo sa taas na corner. And naglagay na ako dyan ng BU na calligraphy. I'm so sorry guys, di ko napakita. Nakot na naman. And gumamit ulit ako ng washi tape para ilagay dun sa corner ng BU para mas gumanda naman siya ng kaunti. And nilagyan ko ng glue yung washi tape para ulit para kumapit siya ng mahigpit and maging strong siya. And gamit yung mga tira-tirang sticker ko dito sa bahay-bahay namin, yun na rin yung dinikit ko doon sa gilid. And kayo na ulit ang bahalang mag-judge kung mukha ba itong vintage. Finally, ay nakaabot ka na dito sa dulo ng video natin. And I am so happy for you. And congratulations for being loyal to me. And ngayon ay oras na para sa ating sobrang small na giveaway. And like what I said earlier, sobrang special nito sa akin. Because ako ang nag-design nito and ako rin yung nag-drawing. So ako rin yung nag-accept. So, hindi nyo to mahanap sa kung saan. So, hindi kasi to guys material na bagay na ipapadala ko sa inyo. Ito guys ay isang soft copy. And ang ibibigay ko sa inyo ay ang aking notebook cover printables that can also be your wallpapers. Yes! Ito muna yung papag-giveaway ko dahil ito pa lang yung kaya ko, no? So, kung nakita naman natin kanina sa mga video, sa mga designs na ginawa natin gamit ang ating kamay. So, sobrang daming effort ang kinakailangan niya and time. Also, materials, right? So, ito is kapag nanalo kayo, ay ipapadala ko lang po sa inyo and through Gmail. And then, ipiprint nyo na lang siya and then ididikit mo na. Ganun lang kadali, di ba? And also, guys, hindi nyo na, ito na yung last, first and last time na makikita nyo dito, ito, dito sa akin channel. And,
ito lang rin yung nag-iisang time para makuha nyo to ng libre. Because someday, I am planning, no, kapag kayang-kaya ko na, I have the support that I need, material support. yun guys, is plano ko tong ibenta. And mas maganda na makakuha nyo to ngayon dahil hindi natin alam, baka mahalan ko, char. And itlang, bago pala yun, gusto ko lang ikwento, kaya ako naisipang magpag-giveaway ng printables. Kasi guys, nag-try ako isang beses na mag-upload doon sa isang Facebook page. Nag-upload ako doon ng free printable na notepads na dinisign ko din and drawing, ganon. And feeling ko naman, no, madaming nagkagusto doon na makuha yon and nagpasend sila sa Gmail. I really appreciate all the love. So guys, so syempre, maraming nagkagusto, diba, sa gawa ko. And feeling ko, gusto nyo rin, may mga gusto rin na makakuha ng free printables pa. So, yon guys, yun ang gagawin ko ngayon. Bibigyan ko kayo ng copy ng ating mga free printables. So, ipapakita ko muna siya sa inyo bago ko sabihin ang mechanics. So, eto yung una. Medyo igaganyan ko para, you know, kasi guys, marami dyan daw. Nabasa ko lang din to doon sa isang page. By the way, umuulan. Nabasa ko sa isang page na kinakrop down nila or kinukuha nila yung ibang designs and then ibibenta nila. Diba? Parang ang sakit naman nun. It's ice cream na ewan ko bakit napunta sa ilalim yung chocolate. Chocolate? And one ay eto naman yung pangalawa. Oops. Dinikit ko kasi. Dapat kasi hindi ko dinikit. And isa pang advantage na kapag nakuha nyo ito is may kasama na siyang letters, quotes, ganon, para ma-inspire kayo sa buhay nyo. So, mas maganda talaga guys kung ito yung makakuha nyo dahil mas malinis tong tingnan. And ito naman yung isa, kung gusto nyo namang cute-cute, ganon. So, ito siya. Ayan, alam ko marami mahilig sa mga gantong kulay. Ayan, design na ako doon. It's rainbow, it says, I am me. That's my quote for my everyday life. It's my favorite one. And ito talaga guys, feeling ko maganda to pang wallpaper. Ayan, ito yung gagawin ko, diba, dapat dun sa isang painting natin. But, ay, hindi ko nakuha to. But yeah, ito siya. Sana nakikita nyo na maayos dahil medyo ginagaroon ko eh. Ito naman yung last. Ayan, ang favorite daw ng mami ko. Ito daw yung favorite niya. Ayan siya. Sobrang simple lang. And I love it too. Ang mananalo, ang kukunin kong mananalo ay 5 person. Ayan, 5 ang mga pwedeng manalo. And ang sa 5 na yon, lahat to makukuha nyo. Ayan. And ang size po nito, ang ginaya kong size ay yung nasa Canva. Canva siya. Yung notebook size ng Canva. So, ganyan siya. Shoutout po sa notebook ng kaibigan ko. Ayan. I believe, pwede nyo rin tong i-resize. Alam ko, pwede nyo rin tong i-resize pagdating dyan sa inyo. On to the mechanics. So, ang kailangan nyo lang gawin ay sobrang dali. Kailangan nyo lang mag-comment ng yung Gmail nyo. And then, subscribe to my YouTube channel and follow me on my social media accounts. Tapos po, nakalink yun dun sa baba. Sa description box. So, yun lang guys para sa video na to. And sana natuwa kayo. And don't forget to comment everything you need. And do the mechanics if you wanna join. And be free to join our GC link. Ang lahat ng links, kailangan yung links, ay nasa description box. So, yun guys. See you. Sorry guys. So, see you on my next video. Bye-bye.